Hello, good morning po. So, welcome back sa ating YouTube channel. So, meron tayo dito i-repair. This is a Galax RTX 2060. So, nakalagay dito RTX 2060. So, show ko lang sa inyo, guys. Ayan, medyo sinisipon lang ako at saka inoopo. Galing tayo sa sakit. Kaya, pasensyahan nyo na yung aking boses and singhot and ubo. Ayan, may ubo tayo eh. So, ito siya, guys. Show ko sa inyo. Okay, galing tayo sa stress test kanina kaya naka ng camera. So, yun siya. So, according sa customer, no display and garbage display. So, ano pagkakaiba nun? So, hindi natin malaman kung alin doon sa dalawa, no display o garbage display. Possible nito, no display. So, try na lang natin siyang i-testing. So, hindi naman siya liquid damage. Pero, nakikita ko dito, maraming balahibo. Ito siya. Ayan. Marami siyang balahibo dyan sa ilalim. So, hindi naman siguro uusok. Ayan. So, try natin. Saksak natin sa... Gamit lang tayo ng extender para safe. So, this is 8-pin. So, let's try. And plug. Okay. So, gamitin natin ay... Okay. So, gamitin natin ang HDMI. So, let's plug. Let's power on. So, siguro usok. Kasi according sa customer, nagbabase tayo sa sinabi nila. So, ito ay garbage display daw. Pero, I think this is no display. Okay, may ilaw na kasi yung numlock. Pero yung sa bench natin, no display siya. No? Yeah, pero yung numlock natin sa ilalim, ayan, may ilaw na siya. Ito. Ilaw na. So, no display siya. So, let's power off. So, so malamang sa malamang ay may problema po. So, kailangan natin siyang tingnan. So, buksan lang natin. Okay. So, medyo matigas lang siya. Yeah. Yeah, tanggal na. So, I think medyo matigas yung ano niya. Pero it's okay. So, remove natin niya. So, luma na rin yung kanyang mga thermal pad din, madumi. Tanggalin natin yung backplate para maganda-ganda ang repairing. So, garbage display, kung may problema yung VRAM niya. So, yun lang ang problema. Then, kung check natin kung patay yung mga voltages. Tanggalin natin yung backplate para maganda yung ano. Pag binaliktad ay hindi mataas ang kabila. So, marami siyang balahibo. Ito. Mapansin niya yung balahibo niya. Sa taglira yan. Oh. Dami. Malahibo niya. Dami. So, may backplate. Dami tornilyo. Ano yung aking
Nalaglag na. Nalaglag na mga tuwalya ko. Pawis sa likod. Ubo tayo. Okay, madami siya. Oops. So, inspection natin. So, testerin muna natin. Diode mode. So, test. So, 16, 17. So, 12 volts. So, let's check. If shorted, hindi naman siya go shorted. So, hindi naman siya namatay yung ano. Dito yung gauges. Okay. Dami niyang MOSFET na MOSFET pati ito. Okay, ang MOSFET tapos wala siyang mga gates. So, how about that? This is 12 volts siguro to. How about that? 5 volts. 5 volts, 1 volts. Wait, ang 5 volts ito ang 12 volts din ito siguro. So, hindi natin alam kung saan ang ano. Wala tayong schematic for that model. So, check natin siya. Microscope. Switching on microscope. So, yan. So, medyo madumi. Pagkabok. Hindi naman siguro na isian. Kasi walang umido. So, display lang siya. So, ito. So, kabok. So, ito. So, yan. Baka yung buhok. Nagta-transfer yung kuryente sa buhok. Yung buhok. Buhok ng aso yan. Ito, converter. Pati ito. Driver pala. Ah, na ito yung kanyang ano, 1 volt saka ano. Nasa taas pala siya. So sana hindi shorted. Ito, may moist. Ito, may moist. So at ito. Excuse me po. Okay. So, ano kaya yung problem niya? So, check natin siya kung shorted yung 1 volts. Kasi pag shorted yung 1 volts nito, kasi malimit masira yung hindi naman. Okay, hindi naman siya shorted. Ito. Okay. So, try natin. Tignan natin kung ano yung patay na voltage. Ano, makapag-proceed tayo.
So, let's power on. Yun, ganito naman yung chip. So, power off. Minit yung chip niya. Pero wala siyang display. So, umiinit ang chip. So, tingnan natin baka may display na siya. Try natin ang ibang port. Wala naman naka-note dito eh. So, wala naman naka-note. Try natin sa ibang port. Kasi umiinit yung chip niya eh. Ibig sabihin, kompleto to. Maganto. Umiinit siya. Mabilisan lang. So, this is 5 volts. Oops. 3 volts. Okay, may ano siya. Garbage display. May ano. So, so pinatay lang natin agad. So, pakita natin sa inyo. So, power on. Yan. Umiinit yung chip. So, may tama yung chip. I think chip yata to. Makita nyo. Hindi nyo nakita kanina. Ayan, ayaw na mag-display. Hindi na siya nagdi-display, guys. Ibig sabihin, so, re-read natin, baka memory. Kasi ang mga Galaxy na ganitong modelo, na 6GB, sirain yung VRAM niya. So, read lang natin, ha? Sana ma-read natin. So, gamitin nga natin itong thermal cam. Kung so, may tinuturo siya dito. Mainit dito. Overheated. Itong parts na to. So, wala naman siyang sa taas nga. Tama, sa taas. Palagi yan. So, may daan na ng pipe. So, power on natin. Tingnan natin kung nag... So, ayan. Overheated yung mga VRAM niya. So, running. As you can see, may display siya. Pero kanina, garbage. Ayan siya, garbage. So, tingnan natin kung mawawala yung display. Sana hindi siya mag-boot loop. Kasi pag nag-boot loop siya, matik siya yung chip. Ayan. So, nagre-read tayo. Ayan. So, daming tama. May mga scratches. Sana VRAM lang para mapalitan natin siya. Pero, So, marami siya, oh. So, tingin ko chip. So, chip kaya? Thermal cam. Yan. Sana VRAM lang. Marami siya, guys. Kita nyo ba? Ay, hindi masyado pala kita sana. Yan, may mga guhit-guhit. Napansin nyo, may mga pitik-pitik na guhit, eh, no? May mga ano siya. Pero base sa mga repair ko na ganito, may chip ang problema. Tingnan natin, the last result. Kung ano talagang resulta. Matagal lang siya mag-read. Sana hindi mag-hang. Ayan, fail. Turn off. Ayan. So, read natin. So, replacing VRAM ba? So, it's open. Share screen natin. Screen. So, reading. Mods. Okay. Ooh. May error tayo sa A0.
Saan nyo? Sa baba. May PCI slot. So, ito. Papalit tayo nito. A0. So, isa pang reading. Isa pang reading. Brutin natin to. Isa pang reading. Kailangan hindi siya mag-change value. Kasi pa nag-change value siya. May tama yung chip. Kasi may nakita na ako. Yung 33 kasi is error code siya ng GPU chip. So, check natin. Kung mariremedyohan pa. Nako. Para nagka-cut na yung display. Kakat na. A0. So, ito yun. A0. Sa baba. Palitan natin siya. So, DDR6 siya. Samsung. Hindi ko lang alam kung may DDR6 ako na Samsung dito. Sana may pamalit. Error code 43 na nilabas. Nagkataon. So, kung papalitan natin dito, guys, ay ito. Ito sa baba, pangalawa. A1, A0. Yun yung ano yung natin papalitan. Kasi ito yan, guys. Oh. Ito yung baba. Kaya siya nasisira, guys. Ito yung palagi nasisira sa mga Galaxy version. Yung heat pipe kasi niya na ito. Ayan, oh. Dalawa ang pasin yung heat pipe niya. Kaya mabilis siya masira, mga ganyan. Sa Galaxy yan, guys. Galaxy na brand. Laging ganyan. Mga madaling masira siya. Na Galaxy na video card. Pero at least, ano siya, pinapalitan ng VRAM. Okay na siya. So, papalitan natin ito ng VRAM. Tignan natin maging okay. Medyo mahal-mahal lang ito kasi 6GB. Tapos, yung ano pa, memory. Yan. Medyo mahal lang. So, ito yung papalitan natin. Kasi, pin 1, counterclockwise, start tayo dito. A kasi ito, ito ay B. Kasi mapansin mo dun sa error natin. Ito yung error kanina. So, open ulit natin siya ng bago. Ay, di pa pala naisaksak. So, wait lang guys. Saksak lang natin. Kailangan hindi siya mag-change sa screen natin. Screen. Okay. Yan, report. So, yan yun. Tapos, itong kanina. Ayan. So, check natin kung hindi siya nag-changes. So, 119. So, 2, 2, 2, 3 lang. Pero, hindi siya nag-changes dun sana. Okay lang tong bilang dito kung nag-changes. Ang ano dyan kasi, minsan nagpapalit niya, nag-ship yan dito sa ibang bank. Pag nag-ship siya sa ibang bank, kakaroon siya ng problem. So, pag ganito, failure lang talaga ito. Isa na to. Papalitan natin yan. Yan. Sa A1. A0 pala guys. A0. So, yan yung papalitan natin. Okay? So, rebool ko lang yan. Then, hindi ko na guys isasama yung pagre-rebool. Alam-alam naman yan ng mga technician eh. Yan. Then, kung para sa mga customers. So, no need to know how to rebool. Ano? Kasi hindi nyo naman magagawa yan. Okay? Hindi nyo naman kayang gawin yan eh. Sa mga technician naman, alam naman yan kung paano re-rebool. Siyempre, kung wala na stencil, mga stencil natin dyan. Ang problema lang dyan is yung pamalit natin. So, may stencil naman ako dito. Siyempre, bili lang kayo na stencil.
So this is DDR5 pero ito DDR6. So DDR6 nasa plate. DDR6, yeah. It's correct. DDR6. So change ko lang yung ano niyan. So, stencil natin, di siyempre DDR6 'yan, 0.40 'yan. 0.40. Yan. Ito DDR5. May nakalagay naman sa stencil. Ito 0.45, 0.45 sa DDR5. So, dito tayo sa PowerPoint. Kasi pag malaki, masyado malaki yung bowl, sumasabit sa stencil dito. So, palitan natin siya. Aha, nag-prepare na tayo. Wala pa tayong, ano, pamalit na VRAM. Yan. So, papalitan natin siya ng VRAM. Hindi natin siya i-re-rebull pala. Baliktad. Sanay ako ng rebulling. So, hindi pala natin siya, guys, i-re-rebull. Kukuha tayo ng pamalit na VRAM. Hahanap tayo. Yun pala. So, iba yung nasa isip ko. Mali ang nasa isip. Bakit ito nilabas-labas? So, hindi pala ito. So, nasanay kasi ako nagre-rebull ako eh. So, ito yung mga pa-rebull, guys. Yan. Ay, makita ng camera, diwag. Yan, basta DDR 16, 4.40 mm. So, yan yun, guys. So, hindi tayo dyan. So, kuha tayo ng piyasa. So, ano pa natin ang customer, i-update pa natin pati sa presyo. So, update ko kayo later, okay? Pag may piyasa na pamalit. So, papalitan ko lang yan, guys. Basta ito yung papalitan natin. Ito. Sa baba. So, Samsung, ang kanyang VRAM. Key4Z80. 325BCHC14. So, update ko muna yung customer, guys. Update ko kayo later, okay? Ayan po. Good afternoon po. Hello, guys. So, approval. Na-approve na ng customer yung ating nire-repair. So, ito yung mga pinalitan niya. Ito. VRAM. Tapos, nire-flow natin yung GPU chip. So, yun yung mga naging issue. So, ito na po siya. Ayan, no? So, Galax. So, pakita natin yung ito siya. Excuse me, guys. So, ayan po siya. So, okay na siya. Ito yung kanyang so, yung model natin. So, Galax RTX 2060. So, ayan po siya. So, DDR6 ang memory. Samsung 6GB. So, 192-bit. So, yan po yan. Ang bago latest version na yung chip natin, TU106 series na siya. So, stress test on 30 minutes. So, kalating oras na po. So, yung temperature naman natin, lower lang. Ayan. So, 72 degrees Celsius. So, bagong palit na po yung kanyang thermal paste. So, yung thermal pad, hindi pa napapalitan. So, papalitan na lang natin sa customer. So, wala tayong stocks eh. Yan. Saka, medyo mahal din kasi mag-ipon ng ano. So, bibihira lang nagpapapalit. Kalimitan kasi yung customer ay meron na siyang thermal pad na yan. So, running na po siya in good condition. So, wala na yung garbage display na nakita nyo dun sa una. So, naging issue is yung VRAM. So, inantay ko lang yung approval ng customer. This is na-approve. Tapos, pinalitan ko na po siya. Ayan. So, DDR6 po siya. Latest version. Then, after replacing po natin, so, nawala na yung error. Pero, yung problem niya, guys, is nag-no display po siya nung pinalitan siya natin ng VRAM. Tapos, wala siyang display na nilalabas. Pero pag nared natin yung VRAM, wala, yung pinalitan natin yung memory, so wala nang error. Sa may problem niya, yung sa chip naman. So, siguro overheated siya before. Bali, nireflow natin siya, tapos yun, nag-okay na po. Nag-display na siya. Tapos stress test, ito na nga siya. Nagpasado na sa stress test. Yun yung naging mga execution na ginawa ko sa kanya kanina. So, hindi ko na siya kaya napakita at marami akong ginagawa. Pero this is updates only for video card repair. Nakita niyo naman yung specs niya. Tapos ito yung video card. So, okay naman siya. So, ready to ship sa ating owner. So, hindi ko mapapakita yung mga chatting namin sa customer kasi private ano nila yon.
Private yun, mabawal ipakita. Baka tayo demanda. Kasi yung iba ayaw ipakita yung information, so baka magalit. Ayan, so far naman okay na siya, running in good condition, so ready to ship na sa may-ari. So nagpapasalamat yung may-ari, naiiyak nga daw siya kasi. Siyempre medyo mahal din itong video card na kasi na ito, RTX kasi siya, in 2060, 6GB. Upgradeable ito guys, pwede mo siyang i-upgrade, and to 8GB. So may slot pa siyang dalawa, tapos may ready na siyang parts, naka-ready na yung pyesa, kakabit mo na lang. So yun yung kagandahan nito, upgradeable siya. Siyempre mahal nga lang yung VRAM. Yung VRAM kasi niya nasa 1.6 po pataas, 1,600 pataas. Yun, medyo mahal po siya. Kaya panagano ka, bibili po kayo Shopee or online po, sa online kayo bibili. Okay? Okay, doon lang kayo makakabili. Wala niyan sa mga store diyan kung saan-saan eh. So China lang meron, sa factory. Kasi bibihira lang naman yung nagtitinda niyan eh. Sa China lang marami. Ayan. Sa Pilipinas kasi by order eh. 15 days yung pre-order nilang nilalagay. Forwarding din, gumibili pa rin sila sa galing China. So pag direct ka na China, mas mabilis-bilis ng kahit pa paano konti. At least direct sa China. Ayan. So okay na po, yan yung ni-repair natin. Nung isang araw yata yun, nakalimutan ko na. Kasi isa doon ang dami ng nire-repair ko. So nagkasakit pa ako, tapos masama pa yung pakaramdam. So mapapansin nyo doon sa likod, yan. So ayan yung ating mga tawag dito. Ayan yung ating mga donor. So support niya ng ating pagre-repair. Napakarami niya. Donated by our customer. Tapos yung pansin nyo sa likod na yan. Napakahaba na po kasi nung pila ng repair natin. So, sobrang dami na po kasi niyan. Ayan. So tambak na tambak na po kasi yung nire-repair ko. Kaya halos pag nag-repair, nalilimutan ko na yan. Halimbawa, nakaligtaan na. Kaya minsan yung video na di-delete ko siya, di ko rin alam. Yan, ganyan. So, at least so far, success naman yung ni-repair natin. So, nagpapasalamat tayo. At kahit papaano, hindi sayang yung ating, ano, may kikitain tayo. Kasi, medyo malaking oras na nauubos sa rebaling, guys. Kaya, kaya mapansin nyo, yung pag-ano ng re-rebull ng chip o kaya reflowing, rebull ng GPU chip. So, hindi ko na siya sinasama sa video. Mahaba kasi. Hindi naman kasi ako nag-i-edit ng video eh. Bali, pinagkakabit-kabit ko lang yung mga video ko. Kung na-stop ko siya, kakabit-kabitin ko lang. Kasi marami akong ginagawa din. Nag-iisa lang kasi ako, guys. Yan. Kailangan bawasan yung oras. Yan. So, mahaba na rin yung aking naging video yata nito nung una. So, yun lang yung naging issue niya. Garbage display. Then, VRAM problem. So far, okay na po siya. It's working pa. So, masi-ship na natin sa ating may-ari. Okay? So, muli, ipapaalam na po ang inyong lingkod. Ang Workshop Fix Video Card Repair. So, thank you for watching. Para sa mga bagong salta sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? Share nyo na rin po sa others. So, actually, marami po tayong natutulungan mga beginner na technician na gustong maging video card technician. Bagamat marami gustong magpa-training, pa-training galing sa akin. So, hindi po ako nagtitraining. So, wala kasi nagtitraining ng video card repair. Kasi tayo is major on video card repair po. Priority natin, video card repair lang nire-repair natin. So, tayo lang yung, maraming technician pero mga, excuse me, laptop technician, motherboard technician, ibang technician, yung mga basic builder, ganyan. Maraming technician eh. Iba yung sa atin kasi, mismong video card mismo yung nire-repair natin. So, yun yung ating majority ang pinaka-repair natin. Okay, so, papaalam na po. See you on the next video. Bye-bye.